Guys, paano ba gumawa ng elbow reducer na flat bottom? Marahil isa sa mga katanungan nyo yan. At kung gusto nyong matutunan kung paano gumawa ng elbow reducer na flat bottom, samahan nyo ako at i-demonstrate ko sa inyo step by step kung paano gumawa nito. Pagkatapos ng maiksing intro. Magandang araw na naman mga kalata. Ito naman yung elbow na yung side yung nag-reduce. Paano ba ginagawa naman kapag side ang nag-reduce? So, ito guys yung ating gagawing example. Elbow reducer, side yung nag-reduce, then flat yung bottom. Alright? Ito yung top natin, 5 cm by 2 cm. Then, etong kabilang bunga nga naman, 5 cm by 4 cm. Ibig sabihin, itong sidings nito ay 2 cm, then itong sidings naman nito ay 4 cm. So, may difference yan, 2 cm. Then, flat bottom. Ito yung side, okay? Ito yung bottom natin, flat yan. Then, ito yung bunga nga nung side natin sa kabila na 4 cm. Then, ito naman yung bunga nga natin sa kabila na 2 cm. Alright? Reduce natin, guys, ay 3 cm. Ang ginawa natin guys ay naglagay tayo ng 0.5 lang dito para maganda yung pagkakabending niya sa bunganga. So kaya naglagay ako ng 0.5 kasi magkakaroon ka ng bending dito sa gitna. Kaya naglagay ako ng extra dito na 0.5. Kaya yung naging radius na lang natin ay 2.5 cm. So ganito lang guys yung pagli-layout nito. Unahin muna natin ili-layout ay yung flat, yung bottom. Basta tandaan nyo, lagi unahin nyo yung flat. Ito, kuhanin natin yung radius 3 cm, 1, 2, 3, ito. Then 3 cm din sa taas. Then yung size natin ay 5 cm, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, skulahan nyo muna to guys. Then, kuhanin nyo yung 0.5, ito. Then guys, sumula dito sa point na to. So, ito yan. Yan, kumpasan natin yan. Then, ito rin sa taas. Ito na guys yung bottom natin. Then, kuhanin naman natin yung top. So, sa pagkuha ng top, so magkakaroon tayo ng triangulation. Meron tayong difference dito sa side na 2 cm. Nandito yung top. Nandito naman guys yung bottom. Nandito naka-attach yung bottom. Dito naka-attach naman yung top. Itong top natin, ay meron siyang difference na 2 cm. Ito yung difference niyan. 2 cm difference. Magkakaroon tayo ng triangulation dito guys. Itong bottom walang problema kasi same lang yan, flat lang. So kaya wala nagbago dito sa elbow natin dito sa bottom. Dito magdadive ngayon siya pababa. So I hope na clear tayo doon guys. So i-triangulate natin. So ngayon guys ay meron tayong tinatawag dito na half drop at saka full drop. Ito yung ginawa natin triangulation. Pag pull drop guys, sa 2 cm, ibig sabihin, pull difference yung pagtatriangulitan mo. Then kapag half drop, ay sa kalahati lang nung 2 cm. Kalahati nung difference, yun yung half drop. Alright, i-layout na natin. Kuha tayo ng 5 cm size. 1, 2, 3, 4, 5. Kuha tayo ng 0.5 cm muna. So, iskwalahan muna natin ito para makuha natin yung 0.5 cm. So, dito tayo mag-start. Lagyan natin guys ng label. Let's say na ito A, D, and E. Ito yung A natin at ito yung B. So, ang kukuhanin natin guys ay itong C. So, para makuha yan, kuhanin mo itong length nito. Ilagay nyo dito. Ang triangulation nito guys ay sa half drop lang kasi itong 2 cm parang hinati na lang nilang dalawa. So, ito na ngayon yung true length niyan guys. Ayan. So, ipalo natin ito dito. So, wala pa tayong point dyan. B to C. Then, next, kuhanin naman natin guys itong A to C. Ayan. Lagay nyo na rin dito. Ito guys yung AC. Half drop lang din guys yung gagamitin natin. Dahil nga, kalahati lang din naman. So, ito kuhanin natin guys itong true length nito. Ayan. So, simula A hanggang C. Yun. So, meron na tayo guys ditong point. Ito guys, yung C. Then, next natin guys, ay itong E. Para makuha natin yung E, kailangan na ng A at saka E at saka C, E. Kuhanin naman natin ito, A, E.
Triangulate din natin. Ilagay natin dito. AE. So, ang triangulation ng mga guys ng AE ay sa pull drop. Bakit pull drop? Kasi nga, pull naman na siya eh. Hindi naman high natin. Okay? So, ngayon, kuhanin natin ngayon true length nito. Yan. Ito simula A. A compass mo lang. So, wala pa tayong point dito. Kaya, kailangan natin naman ng C to E para magkaroon tayo ng point. Yan. So, kuhanin natin naman ito ngayon, C to E. Then, i-triangulate din natin. AC at saka CE, paras lang guys. So, ito na rin yung triangulation nun. Sa half drop na rin siya. Yan yung true length. I-compass mo dito. So, ito na guys, yung ating E. The next natin guys ay itong D. So, para makuha natin yung D, kuhanin naman natin itong CD. Itong CD at saka BC, equal lang guys yan. So, ibig sabihin, yung triangulation ng BC, ayun na rin yung triangulation ng CD. Same lang yan din itong BC. So, yon, i-compass mo naman ulit dito. So, wala pa rin tayong point dyan. Then, para magka-point naman tayo, itong E to D ay yung size lang, diba? 5 cm. So, yon. So, mula dito sa E, i-compass mo lang siya. So, yon, nakuha mo na ngayon itong point ng D. Alright, kompleto na. Connect mo na to dito. Then, paano naman natin ngayon kukumpasan ngayon ito, guys? Yung radius nyan, saka ito. Para makumpasan nyo naman itong ano, A to E, tingin nyo lang ito. Itong point na to, at saka itong point na to, barahan na yan. Ilagay muna natin dito yung baseline. Then, ito guys, yung dalawang point na to, barahan mo to. Ito na guys yung center nila. So, dito mo siya kukumpasan. Next natin guys ay itong taas. Ito na rin guys yung point nila. Kasi nga, ito namang elbow natin naman na to ay equal yung bunganga niya. So, 5 cm din dito, 5 cm din dito. Kung dito tayo nagkaroon ng point dito sa isa, so, ito na rin yung magiging point para dito. Kumpasan natin itong top na to. Dapat tamaan yung tatlong point na yan. Dadagdag naman natin guys itong 0.5 natin dito. So yun, then iskulahan nyo lang ito. So yun guys, may bend ka dito. Kaya ito, ano mo to, lalagyan mo ng guhit. Ibig sabihin, may bending ka dyan. So eto na guys yung top. Ang next natin guys ay yung side. Flat yung bottom. So ang length natin guys ng side ay dito manggagaling. So, alam naman natin kung paano kinukuha yung radius length. Yung radius natin dito ay 2.5 cm. R1 equals 2.5 cm times 1.57 equals 3.925 cm. So, plus yung 1 cm na 0.5 dito at 0.5 dito. So, R1 equals 4.925 cm. Then, yung length ng R2. So, dito tayo magbe-base guys sa bottom dahil ito yung flat. So, ang full radius nito guys ay 7.5 cm times 1.5 cm equals 11.775 plus 1 cm. So, kaya yung total R2 equals 12.775 cm. So, ito guys naman yung length ng R2. So, diba guys, yung side natin, ganito yung magiging itsura. Alright? 4 cm to 2 cm. Reducer. So, ganyan din yung magiging itsura ng layout natin sa side. Ang length lang nito ay 4.925. Then, kuha tayo ng 2 cm. 1, 2. Yan. Then, iskulahan mo lang muna to. Then, ang length naman natin guys ay 4.925. Ito, 1, 2, 3, 4, 9, 2, 5. So, almost 5. Then, iskulahan mo itong point na to. Then, kuha tayo ng 4 cm. 1, 2, 3, 4. So, yon ito. Then, ibawas natin guys yung 0.5 dito, 0.5 dito. So, kuha tayo ng 0.5 dito. Then, dito kuha ka rin ng 0.5. Then, ito, barahan mo to guys. So, ito na yung reducer ng neck. So, ito na guys yung side ng neck.
Then next natin guys ay eto namang para dito sa batok. Ang length ng batok natin ay 12.775 cm. So simula dito, kuha tayo ng 12.775. Yan guys, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.775. Kuha lang tayo ng 0.5. Then, kuha tayo dito nung 2 cm. 1, 2. So, ito guys naman yung side ng batok natin. So, yun guys. Kompleto na yung ating layout. So, gupitin lang natin. Then, buhin natin para makita nyo rin yung result. Alright? So, yun guys, ready na. Buuin lang natin para makita natin yung result guys. Yan, ganyan guys yung bending niyan. So, yun guys, eto na yung ating elbow reducer na flat bottom na yung side yung nag-reduce. Tinatawag na rin nila itong elbow transition. So, eto yung top, eto yung bottom, yung flat. So, nag-reduce siya sa side. Eto guys yung sidings natin. Yan. Eksakto yung ating length din ng batok at saka yung neck. Okay? Eksakto rin yung ating computation. Pag inilagay natin dito sa reference natin, yan o. Oh. Eksaktong-eksakto. Yan. Alright. See? 5 cm by 2 cm. Eto yan. 5 by 4 cm. So, what if naman guys, naka-center siya. Madali tating i-layout ito dahil merong flat. Meron agad tayong basis. Paano naman kung naka-center siya? At yan naman guys, yung pag-aaralan natin sa susunod. So, abangan nyo guys yung kung paano naman nililayout yun. Alright? So, I hope na may another knowledge naman kayong natutunan regarding dito sa elbow reducer na flat bottom. Please, pakilike and share na lang ng video natin para mas marami pa yung nakakaalam at marami rin yung matututo regarding sa sheet metal fabrication. So, don't forget to hit the notification bell para updated kayo. Yun lang guys and thanks for watching.